Ay nga pala, for the information of everybody, nire-record natin yung lecture, no? Nire-record natin para, lecture lang ha, hindi yung mga mukha natin. Yung PowerPoint lang na para maibigay sa iba na hindi naka-attend or para ma-review kayo, no? Kasi parang seldom na nag-take note na yung mga estudyante ngayon, di ba? Puro na lang, ano, digital. So, wala ng notebook and so on, no? Kaya nire-record natin yung discussion, no? And then, we're gonna give it to you para at least sa review. Ngayon, balik tayo dito sa discussion sa bangko, no? Ang target natin or set point ay 22 degrees centigrade. Pero ang nangyari, ang lumabas ay 24, no? So meron tayong difference na 2 degrees centigrade. No? Kailangan kong ipaliwanag to para maintindihan nyo yung konsepto, no? Kasi para at least ma-relate natin sa ating mga outcome tsaka sa goal. What do you call in control system engineering term? Sa termino ng control system engineering, anong tawag nyo dun sa difference between the actual value and the set point? Letter E. Anong tawag dun, Bernie, sa palagay mo? Anybody? Anong tawag dun? Oh, tawag na lang ako ng ano, iba. Si ano? Sir, Si pwede Glazy. Po bang paulit? Oh. Ah, sir, pwede po paulit, sir. Since na-choppy po ata, hindi po ah, talaga namin narinig yung tanong ninyo, sir. Okay. Ang yes target, po, sir. Okay, ang target natin ay 20, 22, di ba, sa isang comfort cooling, no? Gusto nating maging komportable yung mga kliyente natin, 22. Pero, dumami yung tao eh. So, nung dumami yung tao, naging 24. Merong difference na 2. Anong tawag natin sa difference na 2? What is the difference between the actual value and the target set? Letter E. Naintindihan ba yung tanong? Ano na? Ano yung ano? Hindi ko narinig, sorry. Temperature interval po ba yan, sir? Hindi, letter E nga eh. Ano ba yan? temperature. Ha? Ano? Letter E po. Ang tawag doon ay? Nakikita ba ito? Guys, hello? Error po ba? Error, di ba? So sa control system engineering, wala po. Sa control system engineering, may pag may sineset ka tapos yung outcome ay may deviation, ibig sabihin mas mataas or mababa, ang tawag doon ay error, no? So mabuti ba o masama ang error? Of course, yung error is associated to negativity, di ba? Kasi pag may pagkakamali, oh, di ba? So, yung pagkakamali, hindi maganda yon, di ba? Pero yung pagkakamali sa control system engineering ay data kinakailangan para makorek, di ba? Kahit sa buhay ng tao eh. Pag nagkamali ka, alam mo yung pagkakamali mo, meron kang chance na makorek, di ba? Para maitama. Ang problema, pag hindi mo alam na mali ang ginagawa mo, kala mo tama lagi, no? So, hindi ka na mag-i-improve. Na nakukuha ba? So bakit ko sinasabi ang mga ito, no? Kasi related 'yan dito sa ating first outcome, which is ano ba outcome natin? It has to do with feedback, no? Kaya kung kinuwento yung tungkol sa air conditioning kasi kailangan natin ng maintindihan yung feedback. So, ganito po yan. Meron kang input. Ano yung input mo? 22 degrees centigrade. Yung plant or system
yun nga yung sa HVAC, no? In our specific example, that is yung HVAC. Okay? Ngayon, ang nakuha natin ay 24. Di ba? Ano yung error natin? Ano yung error natin, Bernie? Yung 2 po ba, sir? 2 degrees, no? 2 points. Yung error po. Yes po, sir. Ano ang gagawin ng system sa error? Sir, papalitan po yung thermostat. Papataasin po siya para po maging equal po or maging makontrol po yung ano, temperature dun sa loob. Correct yun. Para maging same. Pero, bago yun, bago i-correct, kailangan malaman. Di ba? Kailangan may sistema na malaman na, uy, mas mataas ka pala. Dapat 22 lang eh. 24 kasi ang daming tao. So, doon pumapasok yung tinatawag na anong tawag doon? Nakikita ba yung dinodrawing ko, class? Nakikita ba? Wala pong naka-share screen po. Sir. Parang hindi niya po ata ako narinig kanina, sir. Sabi ko po, wala po ata kayo naka-share po, sir. Ah, hindi pa yata naka-share. Nagkaroon po ng problem okay. sa internet. Sorry. Yes po, sir. Pala. Okay. Nakalimutan ko pala i-share. Ano ba yan? Share. Ano ba yan? Okay lang po. Okay. Eh kasi ganyan, pag online, ang daming glitches, you know? Pasensya na. Yan, nakikita na? Yes po, sir. Ayan. Yes po, kita na po, sir. Dito na. Ayan. So, para maintindihan ang pinag-uusapan natin, meron tayong target, di ba? Ang target ng ating system ay tinatawag na set point, no? Set point. Anong set point natin o target? Our target is 22. Pero yung lumabas, yung nasa sense ng yung nangyari dun sa ating sistema, naging 24. Bakit? Kasi dumami yung tao na nag-deposit, di ba? Maraming nag-withdraw, maraming nag-deposit, maraming nag-open ng account. So ang tendency sa isang room, pag dumami yung tao ay iinit ba o lalamig? Is the temperature or heat going up or going down? Tataas ba yung init o bababa? Burning. Bababa po, sir. Ay, tama po, sir. Bababa. Mas bababa po yung... Sandali. I mean po, sir, mas... Mas ganti na lang, wag nang baba tsaka taas. Mainit, iinit pa o lalamig pag dumaming tao? Pag dumaming tao, sa isang room, pag dumadaming tao, ano bang napifeel mo? Lumalamig ba o umiinit? Kahit hindi sa bangko, no? Baba, sa isang concert room o sa isang meeting place, pag madami yung tao, anong nangyari? Heat, yung Q goes up. Tama ba? Nag-thermodynamics na ba kayo? Thermodynamics? Hello? Nandiyan pa ba kayo? Hello, Bernie. Narinig mo ba? Nakakonek ka na, Sophie? Ah, ganun. Ah,
Ay, naku, nawala na naman. Kaya pala ko lang sumasakit sa...